magandang araw. Nandito na naman ako para magturo ng bagong paksa. Pero bago yan, tayo muna ay makikinig. Pakinggan ng mabuti ang mga tugtog at awit at uriin kung ito ay mabilis, mabagal o katamtamang bilis. Ngayon, pakinggan na natin ang unang awit. Ito ba ay mabilis, mabagal o may katamtamang bilis? Ano ang inyong sagot? Tama! Ito ay may katamtamang bilis. Ngayon, pakinggan naman natin ang ikalawang awit. Ano sa palagay ninyo? Tama! Ito ay mabagal. Ang susunod naman ay isang tugtugin. Pakinggan ninyong maigi. Ano ang inyong naging sagot? Tama! Ito ay mabilis. Ngayong nandinig na natin ang mga awit at tugtugin na mabagal, mabilis, at may katamtamang bilis, yan ang pag-uusapan nating paksa ngayon, ang tungkol sa tempo. Ano ba ang tempo? Ang tempo ay ang bilis o baga o ang tinatawag nating speed ng isang tugtugin musikal at awit. Tempo ay galing sa salitang Italiano na ang ibig sabihin ay time o oras. Sa atin naman, ito ay tinatawag din nating tempo o tiempo. Katulad ng dynamics, ang tempo ay nakapagbibigay din ng iba't ibang emosyon at damdamin sa mga tugtugin at awitin. Ang mabilis na tempo ay nakapagbibigay ng mood o pakiramdam ng kasiyahan at kasiglahan. Samantalang ang mabagal na tempo ay karaniwan ay nakapagbibigay ng damdamin na kalungkutan. Meron ding tempo na nasusulat sa numero. Ito ang tinatawag na BPM o beats per minute o sa Tagalog ay bilang kada minuto. Gamit ang metronome, malalaman mo ang tamang bilis, tempo o tiempo ng komposisyon. Ano ba ang metronome? Ang metronome ay isang instrumento na ginagamit ng mga musikero para malaman at mapanatili ang bilis o bagal ng musikang kanilang tinutugtog. Ito ang metronome. Nakikita ninyo ang mechanical metronome. Meron din metronome application sa smartphones na pwede ninyong magamit. Mas mataas ang numero ng BPM o yung beats per minute nakaset ang metronome, mas mabilis ang tempo. At mas mababa ang BPM nito, mas mabagal naman ang tempo o tempo. Salitang Italiano rin ang mga tinatawag na tempo signs o markings. Ito ang mga halimbawa. Una ay largo. Ito ay very slowly, about 40 to 60 BPM siya. Mabagal na mabagal. Ang sunod naman ay tinatawag na adagio. Ang adagio ay slow with great expression. Ito ay mabagal at madamdamin. Ang sumunod naman sa adagio ay andante. Andante at a walking pace. Ibig sabihin, para ka lang naglalakad.
Sumunod naman ang tempo markings ay ang moderato. Ang moderato ay moderately or moderately speed, katamtamang bilis. Ang sumunod naman ay tinatawag na allegro. Ang allegro ay fast, quick, o mabilis. Ang sumunod naman ay presto, extremely fast o napakabilis. Ito ang mga ibang halimbawa pa ng mga tempo markings. Tignan ang music score sa inyong harapan. Ang tempo markings ay makikita sa upper left side o sa bandang kaliwa sa taas ng inyong music score o tinatawag natin piyesa. Tignan maigi ang mga tempo markings na nakalagay sa inyong music score. Katulad nito. At ito pa. Yan, moderato. Yan, isang tempo markings. Dito, mababase kung ang tutugtugin ninyo ay mabilis ba, mabagal, o may katamtamang bilis. Dahil sa mga tempo markings na makikita ninyo sa music score na ito. Ngayon naman ay makikinig tayo ng mga classical music o yung tinatawag na mga musikang klasikal. Aalamin natin sa pamamagitan ng ating pakikinig ang pagkakaiba-iba ng bawat tempo markings. Ang mga tempo markings ay maaring mabilis, katamtamang bilis, o kaya naman ay mabagal. Pag-aralan naman natin ngayon ang tempong largo. Ang sabihin ng largo ay very slowly, mabagal na mabagal. Ngayon, pakinggan natin ang gawang komposisyon ni Antonio Vivaldi na Concerto No. 4 in F minor na largo. Ang largo ay maihantulad natin sa kilos ng isang sloth. Kung makakita kayo ng sloth, ang sloth ay napakabagal kumilos. Ngayon, pakinggan na natin ang tempo na largo. Ang sumunod na tempo naman ay ang tinatawag nating adagio. Ang adagio ay slow with great expression. Ito ay mabagal at madamdamin. Pakinggan natin ang komposisyon ni Ludwig van Beethoven na Piano Sonata No. 14 in C sharp minor na mas kilala sa tawag na Moonlight Sonata. Ang adagio na tempo ay mahanintulad natin sa kilos ng isang pagong. Ngayon, pakinggan na natin ang tempong adagio. Ito naman ang tinatawag na tempo na andante. Ang andante, ang ibig sabihin ay at a walking pace, parang naglalakad lang. Okay? Pakinggan natin ngayon ang Voices of Music na tutugtugin ang Air on the G String ni Johann Sebastian Bach. Pakinggan maigi ang tempo ng andante. Thank you.
Ngayon, pakinggan naman ang tempo moderato. Ang sabi ng moderato ay moderate speed o katamtamang bilis. Mahalin tulad mo ang moderato sa lakad ng elepante. Pakinggan si Ludwig van Beethoven sa kanyang sonatina in G major na may tempong moderato. Pumunta naman tayo ngayon sa tempo na allegro. Ang ibig sabihin ng allegro ay fast, quick, o mabilis, na mahalin tulad natin sa takbo at kilos ng isang kuneho o rabbit. Pakinggan ang komposisyon ni Wolfgang Amadeus Mozart sa kanyang piano sonata in C major. Pakinggan maigi ang tempo na allegro. Ang panghuling tempo na aking ituturo ay ang presto. Ang presto ay extremely fast, napakabilis, mahalin tulad sa lipad at kilos ng mga bubuyog. Pakinggan ang komposisyon ni Nikolai Rimsky-Korsakov na Flight of the Bumblebee. Pakinggan ninyo kung gaano kabilis ang tempo na presto. Maraming salamat sa pakikinig at panonood. Sana'y marami kayong natutunan sa ating pinag-aralan ngayon. Hanggang sa muli nating pagkikita at pag-aaral. Bye-bye! Thank you.